kalaboso ang isang army reservist na sangkot umano sa sindikato ng mga Japanese national. Siya raw ang pumatay sa dalawang hapon na kanilang nabiktima. Ang kanila umanong modus, ipapa-insure nila ang mga kasosyo sa kumpanya sa kapapatayin para makubra ang kanilang insurance claim. At nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Nakita mo na siya. Ang subject ng police operation nakita sa target area. Gumalaw na ang van na aming sinasakyan. Bumungad na sa pintuan ang mga pulis na aaresto. Ilang saglit pa. Agad na inaresto si Kirby Patricio Tan, nagpakilalang isang Army Reservist. Sunod na hinalugog ang kanyang bahay. Dalawang kalibre 45 na beberipikahin pa kung may kaukulang papeles at isang granada ang nakuha ng CIDG sa bahay ni Tan. Mayroon tayong gustong recoverin ng mga ebidensya na baril na ginamit niya sa murder cases sa dalawang Japanese national. Ayon sa CIDG, may kaugnayan umano si Tan sa isang umanong sindikato ng mga Japanese national na sangkot sa modus na kontawagi murder to claim insurance. Ang sindikatong ito raw na binubuo halos ng mga Japanese national. Nagtatayo sa bansa ng isang kumpanya, ipinapa-insure ang mga kasosyo sa kakinalaunay itutumba. Yung mga incorporator mismo yung pinapapatay nila kasi yun ang mga insured na kung saan pag napatay ang isang incorporator, ang magiging beneficiary doon is yung company. Huli raw pinatay ng grupo ang 42 anyos na si Tatsuya Nakamura. Pero hindi raw nagtagumpay ang insurance claim ng sindikato dahil nabulilyaso na ang modus. At dito na nabuwag ang pangkat na ito matapos na maaresto ang tatlong Japanese national at isang Pilipina na kabilang umano sa sindikato. Isa pang Japanese national ang pinaghahanap ngayon. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Tan ang kanyang involvement sa kasong ito. Pero nangako siya sa CIDG. Makikipagtulungan, sir. Makikipagtulungan ka? Tama? Oo. Yes, sir. Ha? Pero hindi ka pa ready magbigay ng anumang pahayag? Hindi po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras.